akin. Hindi para makatulong. Ang totoo niya, kahit kasal na siya kay Inosensya, ay ako pa rin ang mahal ni Serio. Ako pa rin ang tinitibok ng puso niya. Dahil ako lang naman ang tunay niyang mahal. Lahat sila'y nilulubog ka sa kapahamakan. Isa ako sa kanila. Ang pinakamalungkot ay hindi kita matulungan. Kumusta, anak? Anong ginagawa niyo rito, Papa? Binabantayan ko ang asyenda. Ang ating asyenda. Anong nakikita niyo? Hindi ako nawawala ng pag-asang mapapasa akin itong muli. Bakit niyo naman nasabi yan? Ang lupa sa asyenda ay mabato. Puro siya gastos. Sa katiwala niyang si Chuy lang napupunta ang pera niya. Isa siyang babae. At kailanman, hindi siya magtatagumpay sa pamamalakad niya. Kulang siya sa utak at diskarte. Kawawang babae. Ang buong akala siguro niya, isa siyang anghel na mataas kong lumipad. Kinasusuklaman niyo siya, Papa? Sobra. Gusto ko siyang maghirap. Hindi makatarungan na maghirap ulit si Marimar sa lahat ng kabutihan na nagawa niya. Alam mo, anak, lalong hindi makatarungan para sa iyong asawa ang ginagawa mo kay Marimar. Si Inosensya, malaking pagkakamali ko. Minsan nagsisisi ako, pinakasalan ko siya. Napakasama niyang tao, masamang ugali niya. Binago mo kasi siya. At tulad lang din siya ng iba. Walang pinagkaiba. Hindi marunong tumulong sa mahihirap. Pag hindi nasunod ang gusto niya, dahil pa niya si Marimar kung magigante. Si Marimar ay isang mababang uri ng babae. Hindi kayo bagay. At kailanman, hindi siya magtatagumpay sa ginagawa niya. Tama na, Papa. Tama na! Sana walang masamang mangyari kay Marimar. Dahil kung meron man, ay hindi ako papayag. Ipagtatanggol ko siya. Ipagtatanggol ko siya kahit kanino. Kung ganun, ipagtanggol mo siya laban sa akin. Dahil ako mismo makakalaban mo. Gagawin ko ang lahat, mapabagsak lang si Marimar. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang hampas lubang babaeng yun. Hindi ako papayag! Hindi sa pagkakataong ito, Papa. Sumpahin si Marimar Perez! Ang dahil sa kanya na wala siyang helika sa buhay ko, kinamumuhian ko siya. Nang higit pa sa pagkamuhi sa kanya ng helika, sisirain ko siya, apakan ko siya, itatapon ko siya sa kalye, at ipapakita ko sa babaeng yun na sa akin pa rin ang huling halakhak! Hindi ako papayag, Papa! Hindi ko papabayaang mangyari yan! Bakit ganyan ang tingin mo, Antonieta? Ang laki ng pinagbago mo. Ha? Dahil sa posisyon na ibinigay niya sa'yo, naging arugante kang tao.
Nagkamali si Marimar sa pagguha sa iyo. Kumuha siya ng kutsilyo na sasaksak sa kanya. Alam kong ginagawa ko. Saka darating ang araw, malalaman niyo rin kung bakit ako nagbago. Paano ka nagkakaroon ng katahimikan sa iyong mga ginagawa? Hindi ka ba nakukonsensya? Antonieta, hindi ko pa masasagot yan. Alam mo bang pinasok mo? Sinisira mo ang buhay mo. Binago ng perang pagkatao mo. Dahil noong walang-wala ka pa, iba pa ang asal mo. Ngayon naging matigas ka na. Pwede ba? Pabayaan mo na lang ako. Mabuti at tumating ka, Choy. Ano nangyari? Choy, nag-aalala ko na baka malapit na akong bumagsak. Bakit ka pa nagtataka? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Sobra ka kung gumastos, daig mo pang naloloka. Ang akala ko naman kasi kumikita tong hasyenda ko. Para siyang gamitin ko sa mga panggastos. Alam mo, kahit nung pag-aari pa ito ng mga Santibanias, hindi na ito kumikita. Ang mga tao, hindi nagbabayad ng mga utang. Ikaw ang nangungulit, Tatsuy. Marimar, ang pagiging mabait mo ay kalat na sa bayang ito. Alam nila, kahit hindi sila magbayad, walang problema. Hindi mo naman daw sila ipapakulong. Hindi. Yan ang bagay na hindi ko gagawin. Napakaraming bahay ang pinatayo mo. Namigay ka pa ng lupa, ng pagkain, at lahat ng kulang dito sa San Martin de la Costa. Ulitin ko sa'yo. Ang asyendang ito walang kinikita. Maliban sa konting nakolekta ko na nadeposito ko na sa mga ko. Nag-aalala na ako sa nangyayari, Choy. Ang totoo, hindi ko alam ang gagawin. Ang pinakamasayang araw sa buhay ko ay ang araw na aalis na ditong babaeng yon. Malapit na ang araw na yon, Inocencia. Walang duda. Malapit na. Renato, sinisiguro ko na ang Hacienda Santibanias ay muling mapapasayo. Maghanap ka ng nobya at pakasalan mo. Ang Hacienda ay magiging tahanan niyo. Kasi hindi ko iniisip ang perang ginamit ko para sa pagtulong. Pero anong mangyayari kapag bumagsak ako? Lahat ng sinakripisyo ko ay masasayang lang. Iniisip mo bang nagawa mo para sa kanila? Bakit? Alam mo kasi, kaming mga babae, mabababaw ang luha. Napansin mo ba kung gaano kasaya mga tao sa Rialengo? Oo, napakaganda ng ginawa mo para sa kanila. Talagang ikaw lang ang may mabuting puso sa lugar na yon, Marimar. Salamat, pero... Pero ano? Pakiramdam ko kasi hindi ako pinapahalagahan ng Diyos. Mangyayari ang mas mabuti kung malalaman mo lang ang sagot sa sarili mo. Anong sagot yon? Seryo? Sobrang gusto mong gawin, Marimar. Hindi mo inisip na isa ka lang simpleng babae na walang lalaking karamay at matatakbuhan.